Namaga po, mabuo tayo lahat. Senate President Juan Ponce Enrile, Speaker Feliciano Belmonte Jr., Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., Senator Franklin Ambrilon, Senate Majority Leader Vicente Soto III, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Teofisto Gingona, Deputy Speaker Maria Isabel Climaco, Majority Leader Neptali Gonzalez II, Congresswoman Bay Sandra Sema, Congressman Elpidio Barsaga, Excellencies of the Diplomatic Corps, Members of the Cabinet, other distinguished members of the Senate and the House of Representatives, governors, mayors, and other officials of the Autonomous Region of Muslim Mindanao, heads of the various international organizations, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga talaga sa inyong lahat po. Tinatawag pong the land of promise ang Mindanao dahil sa lawak ng potensyal nitong umasenso. Nasa inyo ang mayamang agrikultura, yamang dagat at mineral, langis at natural gas. Subalit sa nagdaang mga dekada, tila napabayaan ang riyong ito at naiwang nakapako ang tangan niyang mga pangako. At tila kabaligtaran pa ang naihayag na imahin nito sa publiko. Nakakalungkot isipin na dahil sa mga pangyayari sa ARMM, naging karugtong ng pangalan nito ang mga rebelding grupong kinakatakutan ng mga dayuhan, ang karahasang dulot ng Maguindanao Massacre at ang walang patumagang pandaraya tuwing halalan. Sa araw pong ito, sa katuparan natin ang isang reformang magtatanglaw ng pagbabago at pag-asa sa ARMM. Nilagdaan natin ngayon ang batas na magpapaliban sa eleksyon sa rehiyon at magsasabay sa lokal at pambansang halalan. May ilan pong nagtatanong, bakit ba kailangan ipagpaliban ang eleksyon? Ang iba, nagre-reklamong hindi raw ito makademokrasa, na ipinagkait nito sa kanila ang kalayaan na makapili ng kanilang mga pinuno. Ang iba, balik ko naman tanong sa kanila, sa dinadnan nating kalakaran, tinatamasa ba ng ARMM ang tunay na demokrasya? Kung ang makikita po nating tuwing eleksyon ay ganito, mga butanting dinidiktahan kung sino ang isusulat sa balota, may demokrasya kaya ba? Mga estudyanteng napipilitang upuan ang mga ballot box upang protektahan ang mga boto habang pinapaligiran ng mga armadong tauhan ng mga politiko, may demokrasya ba? Mga gurong akap-akap ang mga ballot box nangangatog dahil sa pagbabanta sa kanilang mga buhay, may demokrasya ba? Balikan din po natin ang ilang tagpo noong 2007 elections nang inihayag ang resulta ng halalan sa Maguindanao ang lumabas, 12-0. Lahat po ng pambatong senador ni Ginang Arroyo, panalo. Papaano po kaya nangyari ito? Sa isip ko, ganun na lang kaya kalaki ang fans club ng Kupunang Arroyo sa ARMM. Hindi naman po siguro posible na kapag ibang partido ang binoto mo, biglang nawawalan ng tinta ang gamit mong pluma. O baka naman ang kanilang mga balota tinangay lamang ng hangin. Hanggang ngayon po, isang napakalaking palaisipan pa rin ang mga ganitong tagpo. Alam ko pong hindi lingid sa kaalaman ninyo ang mga pangyayaring tulad ng mga ito. At lalo pa po tayong napapailing sa iba pang suliraning natutuklasan natin sa ARMM. Isa pa rin ang ARMM sa pinakamahirap na rehiyon sa bansa. Ang naitala pong insidente ng kahirapan sa mga pamilya sa ARMM noong 2009 ay nasa 38.1%. At lahat po ng probinsya sa rehiyon ay nasa ilalim ng National Poverty Incidence na average po ay 20.9%. Ang Maguindanao ang may pinakamalubhang insidente ng kahirapan sa rehiyon na may naitalang 44.6% sa taong ding yun. Nakakapagtaka naman po yatang umabot pa rin sa sitwasyong ito ang ARMM sa kabila ng pondong inilalaan taon-taon para sa kapakanan ng rehiyon. Nakakalungkot nga po dahil tila naging manhid na ang mga taga-ARMM sa garapal na kalakaran ng ilang mga pinuno dito. Ang ibang nahalal sa pwesto, naglalakihang mga mansyon na ang inuwian. Samantalang ang mga kababayan nila, maalikabok at lubak-lubak pa rin ang kalsadang dinadaanan. Kapag may mga proyektong pinagkakagastusan, diretso lamang ito sa bulsa ng kung kanino. Kapag may procurement na inalabas, walang public bidding. Kapag gumastos, walang liquidation. At kapag sumahod ang ilang mga lokal na opisyal, halos hindi na magkasya sa calculator ang kanilang sweldo. Kakaiba nga ho talaga ang ARMM. Meron na pong go school, eh kailangan po ng ghost teacher. Ang mga ganitong datos at palakad ang nagtulak sa atin upang umaksyon agad ngayon tayo
na po ang nasa panunungkulan. Hindi na po natin maatim ang muling paghahari ng ganitong mga insidente at paghihirap ng ating mga mamayan. Gaya ng sinabi ng aking ama noon, ang unang kalayaan na dapat nating makamit ay ang kalayaan mula sa kagutuman. Malinaw pong nakapiit sa katiwalian ang rehiyong ito. Pero sasa ng kalayaan ng mga taga-ARM, hindi nabibigyan ng puwang ang tunay na boses ng mamamayan. Upang mahinto ang mga irregularidad sa pamamahala sa ARM, isinulong natin ang pagpapaliban ng ARM elections para isabay na natin ito sa lokal at pambansang halalan. Maraming salamat po sa ating mga kaalyado sa Kongreso at Senado sa pamumuno po ni Senate President Juan Ponce Enrile at House Speaker Sonny Belmonte. At sa mga nangunat sumuporta sa pagsulong ng batas na ito, dahil sa pakikisa at pagkakaisa ng legislatura at ehekutibo, pinagtibay na natin ngayon ang reformang matatanglaw na tunay na demokrasya sa mga taga-ARM. Mahalaga pong sa bawat programa kapag tinanong tayo kung ano ang nais natin mangyari, hindi tayo utal-utal. Malinaw ang ating hangarin para sa ARM upang marinig ang tunay na saloobin ng taong bayan. Tutuldukan na natin ang paghahari-harian ng mga politikal na angkan na pasimuno ng dayaan sa eleksyon. At bubuwagin natin ang kanilang mga private army. Maliban pa dito, isa sa katuparan din ng DILG ang isang roadmap para sa mga reforma sa rehiyon, tungo sa tunay na kaunlaran at kapayapaan sa ARM. Kakibat po ng reformang electoral na ating isinusulong dito, lilinisin natin ang voters list sa pamamagitan ng muling pagpapatala ng mga botante at pagiging moderno ng eleksyon. Patitibayin din natin ang pakikiisa ng civil society groups na magkakaloob ng mga voters education at magsisilbi ring mga watchdog sa halalan. Ngayong tayo na ang nanunungkulan, hindi nating hahayaang makalusot ang anumang katiwalian. At kung may makalusot man sa kanila, di tayo mapapagod na habulin at palagutin sila. Sa pagpapaganap ng batas na nilagdaan natin ngayon, mas mapapaigting natin ang mabuting pamamahala at mas magiging bukas at malinaw ang ating patutunguhan. Babantayan ng DILG ang operasyon ng ARM para tiyakin na nasusunod ang batas. Ipapahinto na rin po natin ang pagkakaloob ng cash advances ng ibang mga opisyal para sa procurement ng mga gamit, supplies at mga ipapamahaging serbisyo para sa mga mamamayan. Sisiguruduhin natin dadaan sa public bidding ang mga procurement at magiging malinaw ang pagkakaloob nito sa mga intended beneficiaries para sa maayos na dokumentasyon. Bahagi ito ng ating mahakbang upang isiwalat ang mga tinatagong transaksyon at pagsushortcut sa burokrasya. May mga pagkakataon pong kailangan munang kalkalin at ayusin ang nakagawian ng sistema bago ito maipatupad ng maayos. Ang pinirmahan nga po nating batas ay isang malaking hakbang sa pagsasakongkreto sa katuparan ng pangarap natin sa ARM. Ang gusto natin, wala ng estudyante ang papasok sa paaralan ng may tuyong lamunan dahil sa kawalan ng malinis na tubig na mainom. Wala ng guro ang napipilitang maghigpit ng sintron dahil sa kakarampot na sweldo at sa puro pangakong benepisyo. At wala na rin amang wala ng ibang makitang paraan kundi kumapit na lamang sa patalim para lang may maihain sa kanyang pamilya. Ang mga mitiin pong ito, may isa sa katuparan kaya natin sa loob ng isa't kalahating taon? Maring hindi po. Ngunit umaasa tayo na kapag naranasan ng ARM ang maayos at tapat na pamamalakad, sila na mismo ang tuloy na magpapatulak at tutulak na ipagpatuloy ang nasimulan na nating pagbabago. Ito na po marahil ang pinakamagandang pagkakataon natin upang tuldukan ang matagal ng problema ng rehiyon. Muli, maraming salamat sa ating mga mababatas at sa mga leader ng ARM na sinuportahan ang batas na ito sa kanilang pakikiisa at pagiging kabalikat sa pagtutuwid sa baluktot na sistema. Tiwala po akong ang pagpapaliban at pagsasabay ng halalan sa ARM sa lokal at pambansang halalan ay susi upang maisagawa ang mga kinakailangang reforma sa rehiyon. At magsisimula lamang ito kapag hindi na nabubusalan ang karapatang bumoto ng mga taga-ARM. At may naihalal silang tapat, may malasakit at maasahang pinuno. Dito lamang maibabalik
ang Mindanao na nakilala bilang the land of promise. Isang riyon hindi tambakan ng mga pangakong napapako lamang, ngunit isang riyong pugad ng kasaganahan, tangan ang kanyang pinakapotensyal at natatanglawan na ng liwanag ng pag-asa. Talaga naman po kay sarap sabihin, pwede na po muli tayong mangarap. Magkapit kamay tayo sa pagtahak sa tuwid na daan tungo sa katuparan ng mga pangarap na ito. Ulit at ulit-ulitin ko po, maraming salamat dahil pati ako po'y talaga na malapit na natin makamtan na ating mga pangarap. Salamat po muli.